Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib ng sekta ng mga Saduseo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabi ay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanedrin at ganito ang ulat. "Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito at di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol. Ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao." Ang salita ng Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat di ako titigil, aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghelyaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinahatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw, mga kapanalig. Narito naman po tayo sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Dito po sa mabuting balita, sinasabi ho ng ating Panginoon sa Miyerkules, sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, "Hindi nga sinugo ng Diyos sa mundo ang anak upang hukuman ang mundo, kundi upang maligtas ang mundo sa pamamagitan niya." Mga kapanalig, ginawa ng Diyos ang lahat ng paraan upang dalhin ng tao, ang tao, pabalik sa Kanya.
Ito po ang nangyari noong Holy Week. Lahat ng dapat gawin ng isang tao ay ginawa ni Jesus. Nais niya to. Nais niya tayo na ibalik sa Diyos. Na ibalik sa kanyang Ama. Hindi po nais ng Diyos na ang mundo ay gunawin, sirain. Hindi ho. Sabi niya nga, upang maligtas ang mundo sa pamamagitan niya, ni Jesus. Ang pagligtas po na ibinigay ng Panginoon ay ang kanyang anak. Nagpatunay na siya ang may tunay na pag-ibig sa atin. Hindi lamang pag-ibig. Mayroon pa hong dagdag. Mayroon pagpapatawad. Naalala ho ninyo? Doon sa krus na kung saan sinabi ni Jesus, Ama, mga kaibigan ko sana ito. They do not know what they are doing. Forgive them. Patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito pala ang isang effect ng tunay na pag-ibig. Handa na mamatay, handa pa rin patawarin ang isang tao. Hindi ba kailangan po natin, mga kapanalig, ang pagpapatawad? Hindi ba ang hinahanap din natin ay pag-ibig? Hindi pwedeng sabihin po natin na ang Diyos ay nagpaparusa sa atin. Hindi ho. Tayo ang nagpaparusa sa ating sarili. Bakit ho naman? Dahil lahat ng mga ginagawa natin ay gawain na nagmumula sa ating kalayaan. Ang kalayaan po natin, kapag hindi natin ito inagapan at mayroong disiplina, nako, marami ho ang magagawa nating kasalanan. At dahil nga, malaya tayo, hindi tayo pipilitin ng Panginoon, hindi tayo mga robots. Sa halip nga, nais niya na ibigay din natin sa Kanya ang pagpupuri, ang pasasalamat, and of course, ang pag-ibig. Nahanda rin natin panindigan ang ating pananampalataya. Na kung saan, kung alam naman natin na ang salita ay nagiging tunay na buhay kapag ito'y nagiging gawa. Ang Diyos po ang nagligtas sa atin lahat, hindi lang sa salita. Ipinadala niya ang kanyang anak. Hindi lamang nagsalita, nagkatawang tao pa at namatay para sa atin. Ano po ang kailangan natin o hangad ng Diyos para sa atin? Lahat ng ginawa na dapat gawin ay ginawa na ng Diyos. Kahit na ho, yung pinaka masakit, ginawa niya upang tayo'y iligtas. Ano natin ang isusukli sa Kanya? Hindi ba ho yung ating sarili din? Kaya po mga kapanalig, ngayon buong puso tayong magpasalamat dahil tayo'y iniligtas ng Panginoon. Gawin po natin ang lahat para sa Kanya. Sa ganito, mapatutunayan po natin sa mundo sa pamamagitan ng tulong ng Diyos na tayo ay Kanyang mga tapat na alagad. Amen. For the first time,
Oh,